Nakuha ito sa labas sa isang bar sa Tomas Monotor sa Quezon City dakong alas 5 ng umaga. Dalawang grupo ng mga customer ang nagbabangayan. Kasama ang grupo ni Gilas Pilipinas point guard Terrence Romeo. Kami video mo si Terrence! Terrence, video mo! Galit na galit sa grupo ng basketbolista ang babaeng kasama ng kabilang grupo. Si Romeo, na nakasuot ng itim na hoodie, inilayo na lang ng kanyang mga kasamahan. Nagharap ang dalawang grupo sa Station 10 ng Quezon City Police District. Reklamo ni Darwin Peleña. Magpapapicture lang daw sana siya kay Romeo sa loob ng bar nang may bigla raw sumuntok sa kanya. Hindi raw nila ito nakilala pero kasamahan daw ng basketbolista. Nagpapaalam na po kami kay Terrence para magpapicture. Nagulat na lang po kami, bigla na lang pong minanapak. Hanggang sa nagkagulo na po. Iginit naman ni Romeo na wala siyang kinalaman sa nangyari. Maging siya man, ay nasaktan din daw. Pero ang mas inireklamo raw niya ang pagdawit sa kanyang pangalan. Gayong hindi naman daw talaga siya kasama sa gulo. Check niyo lang po yung CCTV. Then, pagkatapos niyo po i-check yung CCTV sa Gilis, tsaka niyo ako balikan. Nakakuha ang GMA News ng copy ng CCTV footage sa loob ng isang bar mula sa isang nagpakilalang fan ni Romeo. Tumangi siya magpakilala pero nakuha na niya ang CCTV ng bar. Sa video, nakaupo ang nakahuling si Romeo kasama ang mga kaibigan. Mula sa kanyang likuran, lalapit ang isang lalaki na aakbay at tila yayapos kay Romeo. Napatayo bigla si Romeo at dito na sumiklab ang gulo. Si Romeo, itinabi na ng kanyang mga kasamahan sa upuan habang nagaganap ang suntukan ng magkabilang grupo. Ang sinasabi po ni Terrence ay kahihiyan niya rin nangyayari na nadadawin doon sa which is hindi naman siya sumuntok. Hindi naman talaga tinuturo yung ating ano, even doon sa Juan, hindi naman siya talagang ano. Kaya na-drag yung pangalan niya which is yun naman ang claim ni Juan, bakit ako nadadamay dyan. Bigo naman sina Cabrera at Peleña na ituro kung sino ang sumuntok kay Peleña. Base sa kanyang medical legal, may tama sa kanyang labi si Peleña. Hindi naman niya talaga inano si Terrence na siya sabi siya sumuntok, kaya hindi rin niya nire-reklamo. Minapalot namin ngayon para ma-identify natin yung mismo talaga sumuntok sa kanya. Sa huli, nagkasundo rin ang magkabilang panig. Tumanggi ng magpa-medical legal si Romeo. Kahit pa sinabi niyang nasaktan din siya sa nangyari. Kamakailan lang, nalagay sa headlines ang pangalan ni Romeo nang masangkot din sa rambol sa pagitan ng koponan ng Australia at Gilas Pilipinas sa laro sa FIBA na ginanap dito sa bansa. Marisol Abdurahman, GMA News.